Okay, discuss natin kung paano magpataas ng damage. Part 1. Siyempre, unang-una yung weapon. Make sure lang na yung percentage ng weapon mo is matataas hangga't maaari. Okay? And then, huwag mo kakalimutan, of course, yung hit ratio. Regardless kung anong class mo. Ayon sa attributes information, ang hit ratio ay it increases the chance of dealing maximum damage. So, let me demonstrate that for you. Eto, same spell lang ikakast ko sa Yeti. If manotice nyo, sa right side is mas mataas yung damage ko. Yun yung hit ratio. Kumbaga, mas mataas yung hit ratio mo, mas mataas yung chance na mag-deal ka ng maximum damage. Next is alchemy. Okay, basics lang tayo. So, ang enhance ay it increases physical and magical attack. Ang refine naman is it will either make an attribute weaker or stronger. So, be careful lang. Ang magic naman is it will simply add an additional magical attribute. So, pwedeng strength, int, hit ratio, or reduce block rate. Next, yung armors. Yes, kahit armors, pwedeng magpataas ng damage nyo as long as may magic index. So, ako, dependent ako sa magic damage. So, ang ginawa ko, lahat ng armors ko, merong at least 2 or 3 intelligence. Kahit accessories, merong intelligence. So, ang nangyari, ang total niya is 15 intelligence. So, imagine that, parang 5 levels worth of intelligence yung naipon ko. Next is your pets. Yes, check nyo lang yung passive skills ng mga pets nyo. So, for example, itong Elite Penguin, by just summoning it, magbibigay siya ng 4 intelligence. So, unang tingin, parang maliit lang yan. Pero pag kinumbay nyo siya sa bonus ng companion pet na 6 strength and intelligence, malaki na yun, parang 10 intelligence in total. So, make sure to check yung mga abilities ng pets nyo to make sure kung anong bagay sa build nyo. Okay? Salamat sa panonood. Kita-kit sa part 2.